Ito naman yung manage your video. Paano ba i-manage ang video at paano magkaroon ng visibility at saka ranking? Ganito po. Tulad nung ginawa ko kanina, bakit nagba-viral yung video ko? Ito siya. Okay, halimbawa ito, meron siyang ilang million ito? 5.9 million views, no? 5.9 million views. Tapos, dali natin dito sa edit video. Okay, meron siyang 5.9 million views. Paano ko nagawang pa-viral itong, ang ano lang, 35 seconds video lang? Pero nag-viral siya ng 5.9 million views. Alam niyo kung bakit? Dahil tama yung pagkakagawa ng video at saka tama yung pagkaka-edit. Okay, ito po guys, ito, nag-i-edit na naman ako ng isang video kanina, no? So, ganito yung ano, ganito yung settings ko, okay? Yung mga merong cellphone dyan, screenshot nyo na yung settings ko. Ayan po, ganyan ang paglalagay ng settings sa pinakamataas na quality, ha? Ito yung settings niya. Screenshot nyo na kung gusto ninyong gayahin. Okay. Tapos, skip natin dito. Balik tayo dito. Ibig sabihin, mataas ang resolution at saka best quality yung video. Tapos, lalagyan nyo ng maayos na title. At ang first title ninyo or yung first word sa title ninyo, dapat keywords. Susunod, ikakopy ninyo yung title, ilalagay dito sa description. Bakit? Para magkaroon ng video visibility, yung video SEO niya tumaas. Invite nyo sila, mag-subscribe, hit notification bell para ma-update sila sa mga bagong videos. Lagyan nyo ng 10 keywords. Ayan, may 10 keywords ako. Ang keywords na ito, nire-research ito doon sa YouTube search engine. Okay? Tapos meron kayong 5 hashtags. Naglagay lang ako ng 3 dito kasi yun lang specific sa video na ito. Dapat 5. Okay, ikakopy ninyo yung hashtags and keywords, ilalagay ninyo sa tag section para magkaroon ng ranking. Okay? Para magkaroon ng ranking. Now, kung gusto ninyong makakita ng ranking na yan, okay, let me go back sa aking channel. Tapos, tingnan natin ito. Okay, ikopy natin yung link. Lagay natin dito sa isang... Okay, tingnan natin ngayon dito yung statistics nitong ano, nitong channel na ito. Meron siyang 110,000 views, no? Tingnan nyo guys yung sa kanyang statistic. Ayan, no, yung sa kanyang video SEO, 80%. Anong ibig sabihin yan? 80% na pwedeng lumabas ang video na ito sa YouTube search. Okay? Pero hindi yan lalabas kapag walang ranking yung inyong tags. I-click ninyo itong tag ranking, tingnan natin kung may nagra-ranking. Ayun, meron pang isa. Tingnan natin guys ha, Efren Reyes Orthodox Shots. Iyan yung tag niya. Ika-copy natin ito. Tapos ilagay natin sa isang YouTube search para makita natin kung nagra-ranking nga. Tapos i-search natin yung tag na yun ha. Tingnan natin. O, kita nyo guys, ayan siya o. Nagra-ranking siya, Sports Insights, 110,000 views 4 months ago. Nagra-ranking, rank number 1. Kaya siya nag-viral. So, yan yung sinasabi ko sa inyo guys na ranking and visibility. So, therefore, ito na yung ano, YouTube, give us the requirements to customize and manage our video para magkaroon ng video visibility at saka search ranking. Kapag meron yan timpla, yung tamang visibility at saka ranking, magba-viral siya kasi nakikita. Tapos, mag-earn kayo ng money. Gaano kalaki yung kinikita? Tingnan ninyo itong analytics niya. Pakita ko ulit sa mga bagong dating. Okay? Pwede kayong kumita at makakuha ng subscriber. Kagaya nito, 91 subscriber na nakuha ko dito at kumita naman siya ng 4,497 pesos. Isang video lang yan guys ha, isang video. Minsan may mga video ako na hindi ganun kalaki yung kita kasi mas mataas, matagal yung video. Kagaya nito, 118,000 views, no? 22 minutes. Ito, 4 minutes lang. Tingnan natin yung 22 minutes, magkano kinita. Analytics. Okay. Ayan guys, so 22 minutes, magkano kinita niya? 1,400 lang. Pero, tingnan nyo subscriber na kuha nito, 206. O, ibig sabihin guys, yung pinakamahabang video, minsan, hindi na pinapanood ng buo, kaya kukunti yung revenue. Ini-skip nila. Pero kapag maliit lang yung video, 5 minutes lang, mas malaki yung kita doon guys, no? Kaya huwag kayong gagawa ng
malaking video tulad nung 10 minutes, 15 minutes. No, walang manunood na dyan. Dapat mga 5 minutes lang. Mas malaki ang revenue kapag nag-viral. Okay? Ngayon, nakita nyo guys yung sinasabi ko sa inyong paraan kung paano mag-customize ng channel at saka manage your video, no? Ngayon ang tanong sa mga nandiyan dyan sa ibaba, marunong ba kayong mag-customize ng channel? Okay. Kung hindi kayo marunong mag-customize ng channel, ganito guys ang gagawin ninyo. Pwede nyo po akong i-PM. Okay. Ito ang ibibigay ko sa inyo. Isa siyang procedure kung paano kayo makapag-viral ng video. Ayan, no? How to make a viral video on your YouTube Shorts. Step by step po yan, no? Kung ano yung dapat ninyong gawin sa inyong mga videos. Andiyan dyan na yung mga notes ko, yung inaral namin ng 3 months. Tapos nandiyan dyan na rin yung video SEO kung paano nyo gagawin. Andiyan dyan yung paano i-promote, gaano mag-trigger yung algorithm, nandiyan dyan siya. Okay, may mga step din kung paano nag-spike yung viral. 6 hours, 30 hours, 60 hours. No? Nandito rin yung ranges ng mga viral video. Kung gusto niyong makakuha ng kopya na ito, ang gagawin niyo lang guys, what you need to do is to PM. Okay? PM niyo lang ako dito sa aking Facebook. Okay? Nasaan na ba yun? Saan yung discussion? Okay. This one, no? Ito po yung sa aking FB. PM niyo lang ako dyan. Wala pong bayad dyan, libre yan. At huwag niyo pong ibebenta, no? Huwag ninyong ibebenta kasi hindi yan binebenta. Libre lang po yan sa mga maliliit na channel, no? Ayan. Sige po, i-PM nyo lang ako, sabihin ninyo galing kayo dito kay Genix channel. Tapos i-ano ninyo ako. Bibigyan ko kayo ng kopya niyan. Ngayon, nandiyan pa ba si host? Hello, sir. Yes po, nandito pa po ako. Okay, host, permission sa'yo. Yes, gusto mo bang... i-assess natin yung channel mo para makita mo yung advantage at saka disadvantage ng channel? Yes po. Okay. Ganito yan guys ha. Kapag nag-assess ako ng channel, libre lang po ito. Pero sa ibang company, malaki ang bayad nila dyan. Tingnan ninyo yung channel assessment and evaluation sa ibang channel. Sa ibang company. Ito, tulad nito sa isang company na ito. Channel evaluation niya is $120, no? Mahigit 7,000 pesos. Pero ngayon, dahil pinapanik ako ni host, yung channel evaluation ng channel niya, libre na. Okay. At saka, libre pa rin sa iba. Kaya lang, hindi ako makapag-channel assessment sa iba kasi nga po, walang oras. Hindi mahaba yung oras ko. Okay. Ngayon, ganito yan, guys. Saan na ba?